Hi guys and welcome to Bucket List. At ngayon pinag-uusapan nga natin ang tungkol sa bullying. At alam niyo ba na hindi lamang sa school or sa labas natin pwedeng maranasan yung bullying, but pwede din natin siyang maranasan sa loob ng mga bahay natin. At katulad nga nung nasimulang video kanina, I think may mga insights pa tayong makikita kung patuloy natin pakikinggan at panonorin yung kwento ni Kezaya. So, let's watch this video. Time na yun po yung mga pambubuli nila sa akin. That time, puno na po talaga ako. Parang pagod na po kung sugatan yung dito ko. Tapos pakiramdam ko po nun, mag-isa lang ako. Ang tanging solusyon ko po nun that time, extend my life. Nag-triggered po sa akin is yung prof ko. Sabi niya, sige lumbre, sumagot ka. Tapos nung pasalita na po ako, pinag-stop niya po ako. Sabi niya, ay wait lang. Yung itsura mo, para siyang sinaunang tao. Tapos nanahimik po ako noon, sabi niya, yung ipin mo para siyang one seat apart. So nagtawanan po yung buong classroom noon. Tapos umupo na po ako, hindi na po ako nagsalita kasi parang something inside me may natitriggered. After po noon, habang pauwi po ako, ganyan, parang may nagtutulak sa akin na go, go, gawin mo na. Tapos yung pa ako po, dinala po ako sa isang building. Tapos kapag tinignan mo po siya sa ilalim, pwede ka talagang mamatay, ganyan. That time, nandun na po ako sa pinaka-terrace. Kumbaga, ito po ako, tapos ito po yung ano niya. Yung time po na yun, nakatitig lang po ako. Tinitignan ko lang po anong mangyayari sa akin after kong tumalon. Kung okay na ba, kung mas mamahalin ba nila ako kapag patay na ako. Tapos biglang may pumasok sa isip ko, walang kape sa impyerno. Like, hindi ko po alam kung bakit ayun yung naisip ko, pero parang yun po yung nag-trigger sa akin na huwag akong tumalon. Tapos pauwi po ako noon, umatras po ako noon eh. Tapos umuwi po ako, bumaba po ako dun sa floor na yun. Hanggang pauwi po ako sa jeep, umiiyak ako. Sabi ko, bakit ko po gagawin yun? Bakit po ako magpapakamatay? Ay, wala po ang pinagsabihan sa bahay namin. Kasi pag umuwi po ng bahay, tahimik lang. Feeling ko po, parehas lang siya. Yung school at saka yung bahay namin, same lang siya. Kumbaga, hindi po siya naging safe place. Sobrang nakakadurog ng puso yung sinabi ni Kezaya kanina sa video na parang wala nang pinagkaiba yung school tsaka sa bahay nila. Very striking sa akin yung sinabi niya tungkol sa kape. Yeah. Na yun yung pumigil sa kanya dun sa pagtalon niya. Mm-hmm. Alam niyo, I would consider that something like a divine intervention. Kasi kilala tayo ni God, alam niya kung ano yung tamang thought na magpapapigil sa atin. Sa part naman ng mga bata, hindi nakakahiya magsabi sa parents natin kasi sila yung mag-i-encourage sa atin kung ano yung pwedeng dapat gawin o ano yung hakbang na pwedeng gawin. Okay, situation number one. Sa choir na sinalihan mo, lagi kang napupuna ng conductor nyo dahil sablay ang tono mo. Nahihiya ka nang mag-rehearse sa choir. Parang very sakto to sa akin. Kasi may choir din kami. Okay. Normal yun eh. Normal yung feeling na merong onting hiya tayong nararamdaman kapag hindi natin nakukuha yung dapat nating gawin. Nare-realize ko lang no lately na parang iba yung bullying sa pagsasabi ng totoo. Siyempre, ang concern ng conductor ay hindi ka mapahiya at maganda yung kalabasan nung presentation. Tawang-tawa ang anak mo sa panggagaya niya sa pautal-utal na pananalita ng kalaro niya. Yes, ako bullying siya kasi physically na ano na yung anak ko pinagtatawanan yung isang bata doon sa kanyang disability. Ako naman kaya hindi siya bullying kasi tinatawanan lang eh. Or walang kasunod na action yung na ginawa yung anak mo para makasakit tong damdamin nung kalaro. So, kumbaga sa mindset mo, wala doon yung kalaro niya. Pwede, oo, parang gano'n. Or pwedeng abot tanaw niya yung kalaro niya. Gano'n. Paano yun? Actually, medyo nasa dividing line talaga yung sitwasyon na to eh. No? Pero at some point, it has to stop. Ayan. Kaya I think kailangan pakinggan ulit natin no? Yung boses ng ating expert ukol sa anong dapat gawin ng mga magulang pagdating sa bullying. Let's watch this video. Turuan natin sila na kung halimbawa nakakaranas sila ng bullying, ang first thing na pwede nilang gawin ay i-report ito sa isang adult. Standing up for the bully means na sasabihan mo yung gumagawa sa iyo ng masamang bagay na mali ang ginagawa mo.
but you don't retaliate, no? Hindi ka maghihigante. You don't do payback. Sa mga nakakaranas ng bullying, pwede natin itong sabihin sa ating mga close friends. Importante that we band together, no? At ipakita doon sa nambubully na hindi nag-iisa yung nabubully. I-remind sila na pag may bullying, pwede yung merong sanction sa school. Kasama sa batas na kailangan meron din tayong intervention doon sa mga nambully, no? That means rehabilitation, no? Or kaya pagbabago ng ugali for them. We have to remember na this involves 2 students or more, no? At ipaintindi sa kanila at unawain din sila saan nang gagaling yung kanilang aggressive behavior. Doon naman sa nakaranas ng bullying, gusto nating i-address yung impact noon sa kanilang mental health. Hindi lang to basta addressing, no, yung nabiktima or yung nambully, but it's actually like a holistic intervention for everyone. Usually when we deal with bullying, we always start with the question of what is wrong. But eventually, we also want to ask the question, what is strong about you? So that means na by the time we dealt with the wrong behavior, right, we also want to focus more on the strength of the person who actually got bullied para ma-build up yung kanyang sarili. Katulad din doon sa mga nambully, we also want to focus on their strength as a person. So in that way, no, hindi tayo nag-focus doon sa negative lang. We are actually hopeful for the positive things and positive changes to happen. Alam mo, isa sa mga nakuha ko dun sa shinare ni Doc Phil kanina na kailangan matuto mag-report yung mga, ano, yung mga nabubully. Yeah. Kasi, at kaya hindi mo nga kayang tulungan yung sarili mo. So you need someone else to help you. Pero at the same time, hindi ka rin dapat gumante. Kakampi dapat yung parents. Pero sana hindi to sa point na kakampi natin dun sa pambubuli pa nung ibang bata or kakampi na tinuturuan pa natin sila na gantihan mo, sapukin mo rin pag sinapu ka. Kasi sadly, meron ako mga parents na naririnig, tinuturuan yung anak nila kasi ayaw nilang naargabyado yung anak nila. So I think one of the best things that we can teach our children is to teach them to forgive. Sabi nga ni John Maxwell, forgive as quickly as you can. And si Jesus, ganun din siya eh. Yeah. Siya mismo yung best representation ng forgiveness. Normally, yung mga nabubulit, yung mga tao na para bang either they look different, masyado matangkad, masyado maliit, masyado payat, masyadong mataba. Wag na wag kang gagante. Always love them and respect them.